greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. Hello, teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam niyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito! Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli! Ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. What's up? All right, good morning everyone, especially to our grade 4 learners at syempre maging sa ating mga minamahal na kaguro at mga magulang. Once again, good morning everyone. I am your tutor Juan and welcome to Tuesday. Welcome to our Itulay Tuesday in Edit Mape Group. Alright, alam kong everyone is now ready and excited to meet our tutor. So, hindi ko na patatagalin dahil
tatawagin ko na muli at ipapakilala ang mga tutors natin dito sa Grade 4 MAPE. Simulan natin sa ating tutor sa music, ang napakagwapo and very talented Sir Ben. Sir Ben, good morning! Hello sir, good morning po. Good morning yan. Mga bata at mga magulang. Hello po, good morning. Ayun, talagang gustong-gusto ko itong boses ni Sir Ben eh. Alright, tawagin din natin ang ating mga kasamang tutor sa arts, ang fresh na fresh, always beautiful, Ma'am Mitch! Kumusta mga bata? Namiss namin kayo, amazing morning! Kumusta po, Tutor Juan? Okay na okay naman po tayo, Tutor Mitch. And napagin talaga ni Tutor Mitch sa kanyang red outfit. Pinaghandaan niya to. Happy birthday, Tutor Mitch! Dahil laka-red siya. Kompleto na ba tayo, guys? Ah, hindi pa. Meron pa pala. joke lang. Baka magalit na naman sa atin eh. Okay, tawagin natin syempre ang very energetic. Oh, energetic. Okay, at syempre, napakabait. Sige na nga. Beautiful din. Beautiful. And ang amazing tutor natin sa health, Tutor Ethel. Tutor Ethel. Isang health terrific na araw, mga grade 4 learners. Alright, at dahil dyan, dito nagtatapos ang ating session sa umagang ito. Magpaalam na tayo sa ating mga bata. Joke lang. Okay, so, kumusta po ang gising ninyo sa ating mga minamahal na tutor? Gawin po muna natin bago tayo tuluyang magturo sa ating mga minamahal na mag-aaral. Mag-exercise muna tayo. Pwede ba yon? Gusto niyo ba yon? Tutor Mitch and Tutor Ethel? Sure! Excited! At wait lang, bakit nawawala si Tutor Ben? Tutor Ben, asan ka? Mukhang nung nalaman niya mag-exercise, biglang nawala eh. Hindi, ahabol yan si Tutor Ben. Meron niyang solong sa'yo mamaya. Alright, sa ating mga minamahal na grade 4 tutees and students, wait, dyan lang kayo. Huwag kayong aalis dahil ngayong umaga, bago tayo tuluyang matuto sa ating iba't ibang asignatura dito sa MAPE, mag-e-exercise muna tayo. Because remember, health is wealth. Okay? At syempre, kailangan nating gumalaw-galaw para sa mas malusog nating katawan. So, hindi na natin kailangang tumayo dahil we will just do some hand movements sa umagang ito. Okay? Ayan na si Tutor Ben. Surprise, Tutor Ben! Nawala ako. Sana natuwa ka sa surprise namin. And yun nga, Tutor Ben, katulad na sinabi namin habang wala ka kanina, pinag-uusapan ka namin tatlo. And joke lang. And then, mag-exercise muna tayo. Okay? So, eto, wait lang. Ako talaga ang gagayahan nyo ng steps. Pero pwede po ba, Tutor Ben, Tutor Ethel, Tutor Mitch, na mag-sample din kayo mamaya ng mga steps na gagayahin po namin. Okay? Sure! At sinabi kong, Tutor Ben! Tutor Ben, ikaw muna yung gagawa. Tapos kami naman ang gagaya sa'yo. And then, Tutor Mitch, pag ikaw din po, and then si Tutor Ethel. Simple lang yung steps ko. Ito lang po siya, oh. Pakita ko lang saglit pati sa mga bata natin. Okay? This is PE. Okay, ikot ng kamay sa dito. Roll ng kamay sa taas. Roll ng kamay sa kabila. Bababa, tapos parang may hinihila, hila, and then gawa ng rainbow sa taas, hila sa kabila, and then rainbow ulit sa taas. Yo, dalawang beses pa natin gagawin yan. At sa chorus part, i-block yung step natin. Open, open, tapos shake, shake, tapos open ulit, and shake. Sir, ma'am, hindi lang po kamay ang nag-shake ha, pati katawan. Shake, shake, ha? Yan. Parang gumagalaw-galaw talaga. Okay, tapos cross. Cross. And kaway. Okay? Tapos ulitin na po natin yan dalawang beses. At isa pa. Open. Shake, shake. Mga bata, gayahin nyo kami. And open. Shake, shake, shake. And then, sa last part, susuntok naman po tayo sa gilid. Suntok. Kabila naman po, suntok. Okay? Ready na po tayo? Ready na? So, let's start. Ready na. Clock? Naririnig po ba ang music natin? Naririnig? Okay. Clock.
Narinig po ba? Mahina. 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 Ayan. Okay na po? Okay, okay na. Sige, wait lang. Ulitin natin. Okay, let's go. Clock. Let's go, grade 4 learners. Ready na? Ito na. Start na tayo. Roll. Roll. And pull. Up. Pull. Up again. Roll. Roll. Pull. Up. Pull. Up. Open. Shake. Open. Shake. Cross. Kawaii. Again. Open. Shake. Open. Shake. Cross. And up. One more time. Open. Shake. Open. Shake. Cross. Up. Open. Oh, ready na, Tutor Ben. Ikaw naman, ha? Ready. And okay. Let's go, Tutor Ben. Shake. 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 Go, Tutor Ben. More. Rise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Let's go, Tutor Nick. Tutor Nick. Up and down. Up and down. Up. All right. Down. Up and down. Up. Okay. Okay, Tutor Allen, let's go. Roll up. Roll down. Roll down. Up. Roll up. Down. And down. Up. And down. More. All right. Asaya. Inhale. Asaya. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Uulit kayo sa umpisa, ha? Pahinga lang yun. Inhale. Okay, from the top, roll. Wala pa pala. Clap muna. Wala pa. Excited lang. Okay, ready and roll. Kabila naman. Baba. Pull. Rainbow. Pull. Again, go. And pull. Rainbow. Ready to shake. Open, shake, open, shake, cross, up, again, open, shake, open, shake, roll, up, last na, open, shake, hapaw na yan, cross, up, open, shake, open, shake, cross, up. All right, palamang naman dyan. All right, good job everyone. Sana mas nagising po ang diwa ng ating mga grade 4 learners. At ngayon, eto na. Tutok na tayong lahat para sa ating Cecil Daralin. And for our first lesson here in MAPE 4, I'm giving you Tutor Mitch for her art lessons. Go, Tutor Mitch! Thank you po! Ayan, kamusta mga tutis? Na-energize ba tayong lahat? I hope lahat na-energize sa ating warm-up, sa ating exercise. So, kamusta kayo dyan sa lahat ng mga live viewers natin, sa ating mga supportive parents, at sa lahat ng mga masisipag na kaguruan, Luzon, Visayas, Mindanao, at amazing morning po sa ating lahat. Ako po mali si Tutor Mitch, ang inyong lingkod na makakasama ninyo sa Arts 4 at sama-sama nating itutuloy ang pagkatuto sa Sining 4. I hope lahat ay okay lang at nasa mabuting kalagayan at malulusog tayong lahat. Alright? So tayo ay nasa week 7 na. No? Isang linggo na lang matatapos na tayo mga kids. So ang ating pag-aaralan ay ang paggawa ng disenyo sa tela sa pamamagitan ng pagtitinatali o tie-dye. Okay, wala pa yung ating screen. I-share natin yan. So, shout-out muna tayo. Ayan, thank you po sa pag-share na ating screen. Shout-out tayo sa lahat ng ating mga active tutees. Hi, Mika Mariel Bernardo sa Tuktukan Elementary School. Shout-out. SDO Balacan. Alexandra Rodriguez Distorn. Dito na naman itong ating mga active tutees. Very active itong mga to. Kian Anthony Inostro. And Alexandra
ayan, nabati ko na siya kanina, Shaima Gablines, good morning. Namiss namin kayo mga cuties. Konti na lang, itatawid na natin itong ating ano, fourth quarter, matatapos na tayo. So, paggawa ng disenyo sa tela, sa pamamagitan ng pagtitinatali o tie-dye yung ating pag-aaralan ngayon. Sana lahat excited na mag-create, na mag-gumawa ng disenyo sa pamamagitan ng pagtitinatali. Okay, bago natin ituloy ang ating bagong aralin, bago natin ipagpatuloy, ating munang palakpakan, bigyan natin ng virtual club ang ating Art Missing Cutie of the Week na si Mika Mariel Bernardo. Congratulations! Bigyan natin ng round of applause si Mika dahil nakapag-pasa siya ng kanyang output sa arts, ang paglalala ng banig, ang paggawa ng art materials sa ano natin, yung ating pen holder. Nakapaggawa siya niya. Tingnan, napakaganda ng gawa ni Mika. I hope lahat makagawa din, lalo na ngayong gagawin natin ngayon na sining. Alright? So kung gustong magpasa ng mga ganitong sining, pwedeng ipasa sa DepEd EdTech Unit, DepEd Itulay, at itag si at Tutor Mitch. Alright? So andito na rin si Angel Sabra, ang isa din to sa ating active duty. Okay? Angel. Hello, Angel. Good morning. Ayan. So, mga layunin, pagkatapos ng araling ito, inaasahan na ikaw ay nakalilikha ng original na disenyo ng tie-dye textile sa pamamagitan ng pagsunod sa tradisyonal na mga hakbang ng tie-dyeing gamit ang isa o dalawang kulay. Alright? So, tingnan muna natin kung ready na itong ating mga cuties ngayon. Sige nga, isang pangmalakasang heart react. Mag-heart react muna tayo mga cuties, mga active cuties. Tingnan ko kung ready na kayo. Mag-heart react ang mga ready na. Ayan, napakadami na ng ating heart react. Marami ng ready. So, simulan na natin. Ayan. Para tayo muna yung magbalik-aral, di ba? Last lesson natin, napag-aralan na natin ang iba't ibang proseso ng pag itinatali o tayo. Hi din, Shai Magabines. Hey, Margaret Torre. Good morning. Ayan. Di ba napag-aralan na natin ang pamamaraan ng pagtitinatali? Natalakay na natin ito. Ito ay continuation ng ating lesson, itong ating bagong aralin ngayon. Kaya naman, tulungan nyo ako, kids. Tulungan nyo akong magbalik-aral. So, panuto, lagyan ng check sa ating comment section kung ang pahayag ay basto at X naman kung ito ay mali o hindi na ayon, okay? So number one, ang pagtitinatali o tie-dye ay isang proseso ng pagtatali ng damit para lagyan ito ng kakaibang disenyo gamit ang dye o tina. Wow, very good talaga. Free Society, good morning din. Good morning, anak. Mika Maria Bernardo, ang daling sumagot. Si Alexander Rodriguez Distor, Angel Safra, Shai Magablines. Oh, Mika, ang daming sagot. Very good. Alright, andito rin si ayan, dami din sagot ni Alexander Rodriguez. So, tingnan natin kung tama mga kids. Okay, number one. Ayan, ang sagot ay check. Very good. And number two. Proceed tayo mga kids sa number two. Isang kulay lamang ang maaaring gamitin sa paglalagay ng disenyo sa pagtitinatali o tie-dye. Ito ba ay check or X? Wow, napakadami ng ating sumasagot. Number two mga kids, pakilagyan. Hi din kay ma'am and si Diwa. Good morning po ma'am. Alright, number two mga kids. Ayan, pakilagyan ng number, anak Alexander. Ayan, sumagot na rin si Angel Zabra. Si Mika Mariel, napakadami niyang sagot. Arlene Sebastian Sambulanay, good morning. Ayan, so ang sagot nila ay X daw ito. So i-confirm natin, tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. Alexander, sumagot din si Alonso Noah. Very good. Tingnan natin na kung tama ang sagot nyo. Sa mga active cuties, continuous lang tayong sumagot sa ating comment section. Ayan, para malaman natin kung tama o mali ang sagot nyo. Ito ay ating tingnan. Ayan, palakpakan ulit. Mahusay. Ang sagot ay mali. Ito ay hindi wasto. Dahil sa pagtitinatali o tie-dye, maaari tayong gumamit ng isa o higit pang kulay na naayon sa inyong kagustuhan, sa inyong disenyo, di ba? Tandaan natin sa sining, walang limitasyon. Ito ay
depende sa inyong creativity. Yan, palakpahan lahat ng sumagot na natang dito sa ating comment section. Okay, kayo ay magaling. Okay, number three. Proceed na tayo mga kids sa number three. Maaaring makabuo ng iba't ibang disenyo sa tela gamit ang matitingkad na kulay at kaayusan o pattern. Ito ba ay check or X? Number three mga kids, pakiligan ng number ang sagot nyo. Number three, maaari ba tayo makabuo ng iba't ibang disenyo sa tela gamit ang matitingkad na kulay at kaayusan o pattern? Wow! Ayan, sumagot din si Shai Magablines, Angel Zafra, Mika Mariel Bernardo. Sumagot din. Ayan. Kian Anthony Inostro, sumagot. Check ang sagot nila. Alright. Angel Zafra, very good. Palakpakan natin ang ating mga active tutees. Dami nilang sagot, oh. Alexander Rodriguez Distor. Hindi ko mabilang ang check nila. So, very good mga kids. Tingnan natin kung tama, kung ito ba talaga i-check. Maaari ba tayong makabuo ng iba't ibang disenyo sa tela gamit ang matitingkad na kulay at kaayusan o pattern? Check ba or X? Wow! Tama ang inyong sagot. Mahusay. Ito ay check. No? Sa pamamagitan ng iba't ibang kulay at iba't ibang kaayusan o pattern. Sa, di ba sa elemento ng sining, andyan ang kulay, andyan ang hugis. Nabuo siya, nabuong disenyo, ang prinsipyo ng disenyo ay pattern. Ito ay ang pag-uulit-ulit. Tandaan mga kids, sa elemento ng sining, ang kulay ay isa sa elemento ng sining at ang kaayusan o pattern, ito ang prinsipyo naman ng disenyo, ang pattern. So, iba't ibang elemento at disenyo ang pwedeng mabuo dito sa ating pagkikinatali. Ayan, daming sagot, oh. So, number four, mga kids, nararapat na sumunod tayo sa mga hakbang sa pagsasagawa ng tie-dye upang makalikha ng maganda at kakaibang disenyo. Check or ano ba to? Check or X? Ayan, daming sagot. Very good. Palakpakan natin. Nakaka-amaze ang ating mga tutees. Talaga naman, kami mga tutor ay lalo kami na-inspired na mag-tutor, magturo dahil ang ating mga tutees ay very active, no? Kasama na rin syempre ang mga supportive parents, no? Talagang suportadong-suportado ang ating mga tutees. Ay, nararapat ba na sumunod tayo sa hakbang sa pagsasagawa ng tie-dye upang makalikha na magaganda at kakaibang disenyo? Tingnan natin, alamin natin kung check or X. Okay? Eto, ang sagot ay check. Very good. Okay? Palakpakan muli natin ating mga sarili. Isang matagumpay na balik-aral. Okay? So, kasi kids, pag hindi tayo sumunod sa panghakbang, hindi tayo makaka-create ng tama at naayon na gusto natin mangyari sa ating sining. Magkakaroon tayo ng problema. Kaya lahat ng bagay ay dapat dadaan sa tamang proseso. Tandaan, lahat ng bagay ay may tamang proseso at ito ay kailangan nating sundin. Right? Hi din kay Fieri Franco. Good morning. Angel Sapra, naka-perfect score. Ayan, very good. So sa lahat, I think lahat mga kids kayo naka-perfect score, no? Kasi wala kanina yung sagot na na nakita ko na wrong, no? Lahat kayo naka-perfect score. So palakpakan ang ating mga sarili sa virtual club, okay? Dumako na tayo sa subukin natin mga kids. Ayan. Ano ang nakikita niyo sa larawan? Pansinin. Ayan. Okay? Ayan, napakadami nilang Angel Zafra, Faye Margaret Torre, naka-perfect score. Alexandra Rodriguez, Mika Mariel, Faye Margaret. Congratulations mga kids. Congratulations. Okay. Ito mga kids, pakitingnan nga ang larawan. Sige nga. Tanungan niyo si Tutor Mitch. Ano ang nakikita dito sa larawan? Ay, sumagot si Pierre Franco. Thank you. Very good. Tie-dye. Yan. Yehey daw, sabi ni Alexander. Ayan. Anong napapansin, mga kids? Sige nga, pakipansinin nga. Pakipansinin ang nasa larawan. Tie-dye pattern, sabi ni Shai Magabdines, ni Mika Mariel, tie-dye. Ayan, aware na kayo dito dahil ito yung napag-aralan na natin, ano? So, ano mga elemento naman, mga kids, at disenyo nakikita sa sining? Sige nga. Ano-ano ang mga elemento, di ba, sa ating elemento ng sining? Marami yan.
So, tingnan nga, kilalanin anong elemento ng sining ang nakikita. May nakikita bang elemento ng sining sa ating disenyo? Sige nga, tingnan ko kung naaalala nyo pa ang ating spiral pattern. Very good, sabi ni Mika. Very good, Mika. Sige nga, tie-dye, sabi ni Alexander Rodriguez. Ano naman, anak, ang mga kids, mga cuties, ang napapansin nyo? O spiral pattern. Very good. So, may color, may iba't ibang mapusyaw at matitingkad na kulay. Very good. Okay, talagang hindi nyo pa nakakalimutan na ating napag-aralan na nakaraang aralin. So, kaya naman, wait lang mga kids ha, nag-ana tayo. I-ano natin itong ating, okay. Ayan, sige nga. Sa ating presentation, ay nag-autoclick, alright? So, yan, ipagpatuloy natin makulay po, sabi ni Alexander Rodriguez. Okay? So, colorful. Alright? Thank you, Alexander Rodriguez. Thank you, Shaima. Okay. Tayo ay magsagawa. Ipagpatuloy natin, mga kids. Okay. Very good sa lahat ng mga sumasagot. Ipagpatuloy natin ang ating aralin. Tayo ay magsagawa ng pagtitinatali o tie-dye. Sige nga, mag-heart react yung lahat ng mga excited. Excited na ba kayong gumawa ulit ng ating tie-dye design? Opo, sabi ni Alexander. Sige, tingnan natin ang pagsasagawa. Ano ba ang mga kailangan? Ano ba ang mga pamamaraan sa pagsasagawa? Hi, good morning, Fiona Segundo from Nueva de Pebrero Elementary School, SDO, Mandaluyong. Good morning, Princess Heidi. Good morning din. Okay. So, ano ba mga kailangan, mga kids? Mga kagamitan? Ayan, kailangan natin ng tela o puting t-shirt. Pero dito mga kids, tandaan natin, the best na ititinatali natin ay ang cotton. Para mas ma-enhance, mas makikita natin na yung kulay, mas kumakapit ang tina sa cotton na fabric. Alright. So, elastico or rubber band, marami tayo niyan sa bahay. Tina o dye, kailangan din natin syempre ng palanggana. Okay. Hi, Alexander. Pat-pat na panghalo, mga kids, ha, wag gagamitin ng sandok, no? Dahil ang tina ay isang chemical. Mainit na tubig, ayan, kailangan din natin ng suka at asin. Bakit kailangan tutor Mitch na suka at asin? Ang suka at asin, mga kids, ito ay makakapagpanatili ng kulay sa ating gagamitin na tina para hindi ma-wash out, para naka-intact yung design sa ating tie-dye design. Okay, very good. Okay, tingnan natin ang mga hakbang. Sige mga kids, mag-umantabay, panoorin nyo maigi. Pagkatapos sa bahay, gagawin kasama ang ating mga parents. Okay, so mga hakbang, itong unang mga kids sa mga hakbang, tingnan ang hakbang, paano ba gagawin itong tie-dye natin na design. Una, ihanda ang mga kagamitan, syempre. Dapat, bago tayo magsagawa ng sining, naka-ready na lahat, no? Para kapag ginagawa na natin ang sining, tuloy-tuloy na yung ating pagsasagawa nito. At wala tayong mamimiss, wala tayong makakalimutan sa ating mga kagamitan. Okay? Number two, tupiin. O, kids, tingnan na. Anong nakaraan, gumawa tayo ng spiral design. Ngayon naman, gagamit tayo ng kakaibang pattern. Ito ang pattern na patayo at pahilis. Okay? Tupiin at talian ang tela ayon sa gustong disenyo. Pagkatapos ay ibabad sa tubig. Ibabad natin sa tubig mga kids. Bakit ibababad sa tubig? Upang lamumbat ang tela. Mag-soften yung tela. Ayan, number three mga kids. Pakitingnan. Ayan, ginagawa ni Tutor Mitch. Ayan. Diba? Nakikita? Isang heartache nga sa mga nakakasunod. Hi, Shan from Bulacan. Good morning, Shan. Ayan. Gumagawa na si Tutor Mitch ng disenyo. Tinatalian na ang tela. Ayan ang rubber na ginagamit ni Tutor Mitch para magkaroon ng disenyo. Tandaan mga kids, gagamit tayo ng rubber, ha? Gagamit tayo ng rubber sa paggawa ng disenyo sa pagtatali sa tela. Okay? Number three, mga kids, tingnan. Magsuot ng face mask.
at gloves bago maghalo ng tina. Bakit po magsusuot? Kasi mga kids, ang ating gagamitin na tina ay chemical upang hindi natin madumihan din ang ating kamay. At hindi natin malanghap ang chemical, magsusuot tayo ng gloves at face mask. Okay? Very good. Very Franco. Good morning. In number four. Number four, mga kids, maghanda. Maghanda. Thank you, Alexander. Nakakasunod din ito si Alexander. Good morning. Ayan. Maghanda na magkahiwalay na timpla ng bawat kulay sa magkaibang lalagyan. Kapag gagamit ang dalawang kulay o higit pang, mga kids, ha, tandaan ha, huwag natin pagsasamahin ang kulay sa isang lagayan. Gagamit tayo ng separate, ng hiwalay na nalagayan, hiwalay na palanggana, para hindi maghalo. Okay, naiintindihan ba? Nakakasunod? Mag-heart react yung mga nakakasunod. Very good. Alright, punta tayo sa number five. Number five na, mga kids. Ayan, sa mainit na tubig, mga kids, ha, tandaan natin, mag-iingat tayo sa pagsasagawa nito, sa paggawa ng timpla. Dapat nakaalalay ang ating mga magulang dito dahil gagamit tayo ng hot water or mainit na tubig. Ha? Pagpapaalalay tayo, ha? Okay. Ihalo ang dalawang pakete ng tina. Dalawang pakete, mga kids. Ayan. Yes, Shaima. Para makulay, sabi ni Alexander. Ihalo ang dalawang pakete ng tina. Ayan, dalawang kutsara na suka. Ito, mga kids, oh. Dalawang kutsara lang, mga kids, ha? Hindi isang, ano, hindi isang baso, hindi isang litro. Dalawang kutsara ng suka, suka at isang kutsara ng asin. Ayan. Ayan ang ginagawa ni Tutor Mitch, oh. Ayan, dalawang kutsara lang, mga kids, ha? Susunod tayo sa tamang proseso. And then, hahaluin natin ng patpat. Ayan, nasusundan ba? Hinahalo na. Siyempre, pag nakaready na ang ating timpla, anong gagawin? Anong gagawin, mga kids? Siyempre, ilalagay na natin ang ating tela o ang ating damit. Okay? Para maibabad na ito. Ayan, oh, tingnan, mga kids, ha? Ilang minuto? 5 hanggang 15 minutes. Ibababad, mga kids, ha? Ayan, sa tina. Okay? Nasusundan. Ilagay ang tela. Very good, Alexander. Pumunta na tayo. Dumako na tayo, kids. Pagkatapos ibabad, anong gagawin? Ayan, tingnan, mga kids, oh. Siyempre, ito'y ating babanlawan. Ayan, banlawan ang ginawa sa purong tubig. O, pagkatapos naman banlawan, ayan. Pagkatapos banlawan, ayan. Tanggalin natin ang rubber. Dito, kids, gumamit lang ako ng isang kulay. O, dahil may pagkasimple lang akong gumawa ng disenyo. Pero siyempre, kung gusto nyong gumawa ng iba't ibang kulay, di ba na nakaraan gumamit tayo ng dalawang kulay? Pwede naman. Pwedeng tatlo, pwedeng apat. Depende sa inyong creativity. Ayan, opo daw. Sabi ni Alexander, mas maganda kapag dalawang kulay. Yes, anak, mas maganda pag dalawang kulay. Depende sa inyong kagustuhan, sa inyong gagawin na disenyo. So, ito na ang ating gagawin pagkatapos nating tanggalan ng tali. Ito ay ating patutuyuin. At kapag tuyo na, anong gagawin? Ay paplansyahin. Good morning din, Carlos Ramon Garcia, Zaira Joy, Raniola. Hi din, good morning. Keep on watching, mga kids, ha? Kasi meron pa tayong gagawin. Okay? Hey, Andrew K. Flores, good morning. Alright. So, tignan natin. Ito na ang anong pangwalo? Ito na. Mga kids, kailangan linisin ang lugar kung saan ginawa ang ating likhang sining. Bakit po lilinis ang Tutor Mitch? Oh, hindi lang tayo creative, mga kids, ha? Tayo rin ay masinop. Masinop at malinis. Dapat gagawin natin ito, ha? Huwag natin iaasa sa iba ang pagliligpit at paglilinis ng ating mga kalat sa paglilikha ng likhang sining. Okay, tandaan, ha? Hindi lang tayo creative, tayo rin ay masinop at malinis sa ating gawa at pinagagawan. Alright? So, tingnan na natin ang disenyo, palakpakan. Ito na ang ating disenyo sa tela sa pamamagitan ng pagtitinatali o tie-dye. Zaira Joy Raniola, yes po. Maria Reysalin Uba, good morning din, anak. So, yan na ang ating disenyo. So, tandaan, kids, lahat tayo ay may kanya-kanyang creativity, ha? Pwede kayong gumamit ng isa o dalawa, yehey daw, sabi ni Alexander, o higit pang kulay, okay? So, dapat ligpitin ang gamit, yes, kids. Ayan. So, naiintindihan ba? Nakasunod ba ang lahat? Ayan. Nagustuhan ba ang ating activity? Sige nga. Mag-heart react sa lahat ng mga
sa lahat ng mga excited na. Excited na gumawa ng tie-dye t-shirt. Okay daw, sabi ni Mika Mariel Bernardo. Ayan, Arlene, Sebastian Sambulanay. Sabi naman ni, ayan, napakadami ng kayang-kaya daw nilang gawin. Ayan, gawin natin mga kids ha. Itapos itag si Tutor Mitch dun sa ating DepEd Itulay. Gawin natin kasama ang ating pamilya. No? Magkakaroon pa tayo ng bonding, family bonding sa pagsasagawa ng disenyo. Sige nga, mag-heart react na tayo lahat. Isang pangmalakasang heart react dahil tayo ay magsusuri. Dadako na tayo. Thank you sa lahat ng nag-heart react. Dadako na tayo sa ating pagsusuri. Sige nga, suriin natin mga kids. Tingnan ko nga. Tingnan ko nga kung masasagot nyo itong ating pagsusuri. And bukod sa gagawa tayo ng ating pagtitinatali na disenyo, sagutin natin ito. Panuto mga kids, tukuyin natin ang tamang sagot. Ayan, sige. Ayan. Andito ang ating pamimilihan sa ibaba at magko-comment na tamang sagot sa ating comment section. Okay? Tukuyin ang tamang sagot, number one. Number one mga kids, anong nakikita? Sa number one, ano ang tawag sa paraan ng paglalagay ng disenyo sa tela? Gamit ang tinga at tali. Ang bilis sumagot, oh. Ayan. So, number one, letter A, paglalala ba ito? Letter B, paglilimbag ba ito? O letter C, ito ba ay tinatali o tie-dye? Ayan, Angel Sapra, Mika Mariel Bernardo, sumagot. Ayan, napakadaming sagot. Alexander Rodriguez Distor, Shima, nakakatuwa mga kids. Na-appreciate ko ang inyong mga effort, ang inyong pagpatuloy, consistent na pagiging active duties. Ipagpatuloy lang. Angel Sapra, Gemma Reyes Bezaro, sumagot. Zaira Joy, dami rin sagot ni Zaira Joy, Raniola. Ayan, tingnan natin mga kids ha, kung tama ang inyong sagot. Ito ba ay... Tama ba ang sagot nyo? Letter C ba ito ba? Tinatali? Tingnan natin. Paglilimbag ba ito? Ang sagot ko ay tinatali o tie-dye? Palakpakan. Very good. Makusay mga kids. Number two. Number two mga kids. O, tingnan ang tanong. Ayan. Alin ang maaaring gamitin na pangkulay sa pagtitina ng tela? Alin dito? A, dahon. O, letter B, hamog. Letter C, tina. Okay, daw, sabi ni Alexander. Alin dito? Alin dito mga kids? So, si Mika, bilis sumagot. Very good talaga si Mika. Very good naman kayong lahat mga kids. Okay, paunahan na lang ng sagot. May mga nauuna, pero lahat nakakasagot pa rin still. Kaya appreciate na appreciate yan ni Tutor Mitch. Natutuwa si Tutor Mitch. Sumagot din si Sean. Si Kate Chanel Torres, sumagot din letter C. Okay, very good Sean. Ayan, dahon, hamog o tina. Tingnan natin kung tama ang sagot yung lahat. Tingnan natin. Ito ay palakpakan. Very good. Letter C. Ito ay tina dahil ang dahon at ang hamog, ito ay hindi ginagamit mga kids sa pagtitina at sa pagkukulay ng tela ha. Tandaan ha, ang tina ang ginagamit sa pagkukulay, sa pagtitina, tali o tie-dye. Very good. Let us proceed sa number 3. Kids ha? Number 3, ano ang pangunahing hakbang sa tie-dyeing? Tingnan. A, paglalagay ng tali. Paglalagay ba ng tali? Letter B, pagtitiklop. Letter C, paglalagay ng tina o dye. Pangunahin, pag sinabing pangunahin mga kids, alin dito sa tatlo ang nauuna? Nauuna ba ang paglalagay ng tali sa pagtitiklop? O nauuna ang pagtitiklop sa paglalagay ng tali? Very good, dami sagot. Sumagot sila number 3 mga kids, pakilagyan ng number. Angel Sopra sumagot, si Kate Chanel Torres sumagot, okay. Si Zaira Joy Raniolas, okay. Alexander Rodriguez, palakpakan natin ulit itong mga very active duties natin. Nakaka-amaze. Ang sagot ay, tingnan natin ha mga kids, i-check natin kung tama letter B ba ito. Pagtitiklop ba talaga ang sagot? Okay. Princess Heidi, sumagot din. And si Mika, nauna siyang sumagot. So, tingnan natin. Angel Sopra, napakadaming sagot. Ito ba ay pagtitiklop? Tingnan natin. Very good ulit. Sa virtual club ulit sa ating mga active duties.
pagtitiklop. Mga kids, ha, tandaan ha, bago natin lagyan ng tali, titiklopin muna natin at bago natin ilalagay ang tina. Ayan, number four mga kids. Tingnan natin. Alin ang hindi? Mga kids, ha, hindi paraan sa pagtitina ng tela. Ang hindi paraan sa pagtitina ng tela, alin dito sa tatlo? Tingnan. Ito ba ay paglulukot? Ito ba ay pag-uunat? Ito ba ay pagtatali? Bilis sa magot ni Mika. Mika Mariel. Number 4 letter si sagot niya. Si Shaima Gablina sa magot ni Angel Sapra. Alexander Rodriguez Store. Ang daming sagot. Nakakatawa. Nakaka-amaze kids. Ayan. Sumagot sila ng letter C. Okay? Sumagot sila ng letter C. Tingnan natin kung tama ang mga sagot yung mga kids. Ito ba talaga ay pag-uunat? Hindi ba para ito ng pagtitinatali? Tingnan natin. Okay? Ayan. Ang sagot ay, tama, very good, mahusay mga kids, pag-uunat. Bakit pag-uunat po, Tutor Mitch? Dahil mga kids, hindi kasama ang pag-uunat sa pagtitinatali o tie-dye is procedure o proseso. O, dahil ito ay ating lulukutin, instead na uunatin natin, ito ay ating lulukutin upang magkaroon siya ng kakaibang pattern, kakaibang disenyo. Ayan, ito na. Ang daming, si Faye Margaret Torre, ayan, Francesca Agtara, yay daw, sabi ni Alexander, do, naka-perfect score ba kayo? Feeling ko lahat naka-perfect score ulit, ano? Congratulations, kids! Na-perfect nyo! Perfect na perfect! Ang ating aralin sa pagtitinatali o tie-dye. Lagi natin tatandaan, mga kids, ha? Ang bawat lugar ay may natatanging disenyo na nagpapakita ng bawat kultura at tradisyon. Isa dito ay ang paglalagay ng disenyo sa tela sa pamamagitan ng tinatali o tie-dye. Kaya naman, marapat na ito ay ating mahalin at paunlarin. Papaunlarin natin ito. Kaya gagawin natin itong sining na ito sa bahay. Ha? Inaasahan ko na gagawin ninyo. Kaya napakadami na naka-perfect score. Okay, thank you din. Thank you sa ating mga tuties ngayon. So, isang virtual hug. Isang virtual club. At masigabong palakpakan sa bawat isa. Congratulations, kids! At natutunan niyo ang ating lesson sa pagtitinatali at tie-dye. Ayan, thank you very much. Susunod na si Tutor Juan ng PE. Samahan niyo kami sa susunod na linggo. Yay! Thank you, kids! All right, isang magandang umaga sa inyong lahat, sa mga minamahal naming mga mag-aaral dito sa Grade 4. Maraming salamat din po, Tutor Mitch, sa napakaganda niyong itinuro sa amin. Tie-dye, nako mga bata, alam niyo ba si Tutor Juan, meron ako mga damit na ganyan. At binili ko pa yung mga yun, ha, ng mahal. Yun pala, pwede natin siyang gawin sa mismong mga tahada natin. So alam niyo na, abangan ni Tutor Mitch ang inyong mga sariling mga tie-dye shirts. So gawin niyo yan sa bahay at titingnan natin yan sa susunod na linggo. Alright, muli maraming salamat Tutor Mitch. At sa pagkakataong ito mga bata, ang pag-aaralan naman natin ay PE. Pero bago yan, tingnan muna natin kung sino ang mga kasama natin dito. So magbabasa muna ako, magsha-shoutout muna ako sa comment section kung sino ang mga kasama natin sa umagang ito. Okay, tingnan natin. Mula sa, sino to? Alexander Rodriguez the Store ng Grade 4. Andres Bonifacio, watching from Dila Dila Elementary School. Hello din kay Syra, kay Shaima, kay Mika from Bulacan. Oh, Mika, taga Bulacan din sa Tutor Juan. So, hi, thank you for being with us this morning. Sino pa makasama natin? Si Princess, si Gemma, si Angel, si Faith, Alexander. Sino pa? Comment tayo. Arlene. Excuse me. Si Angel. Sino pa makasama natin? Si Faith, si Alexander. Okay. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong umaga. Kanina mga bata, na-enjoy ba natin ang ating ang ating exercise? Sapagkat sinimula natin ang ating exercise o ang ating lessons, grade 4, tutor dito sa Italy, sa pamamagitan ng exercise. So, na-enjoy nyo ba kami kahit nakaupo lang
medyo pinawisan kami. So sana kayo ay pinawisan din sapagkat katulad ng lagi nating sinasabi dito sa PE, napakahalaga mga bata na tayo ay laging kumikilos o napakahalaga na alam mo yung hindi lang tayo nakaupo, nagse-cellphone, nanonood ng TV, ng computer games, 'di ba? Dapat hindi lang ganon. Kailangan gumagalaw-galaw at kumikilos din tayo mga bata para mapanatiling malusog at malakas ang ating mga katawan. Hindi lang yun ha, hindi lang physical but different aspects of our body. So kanina, ang ginawa natin ay isang uri ng sayo na kung saan, 'di ba, nagkakaroon tayo ng iba't ibang movements. At pinag-aralan natin yan, ang tawag sa mga step na yan, noong mga nakaraan pang linggo. So sa pagkakataong ito, ibang uri naman ng sayaw ang ating pag-uusapan. Okay? At ito ay syempre ay folk dance. So mga bata, kayo ba ay familiar sa folk dance? Sige nga, sino sa inyo ang nakasayaw na ng folk dance? Maari ko bang makita kung sino? Wow! Watching from Davao de Oro. Good morning. Okay. Pwede ko bang makita kung sino dito ang nakapagsayaw na ng folk dance? Anyone? Sige nga, tingnan natin sa comment section. Sino ang nakapagsayaw na ng folk dance? Wow, si Shaima daw. Good job. Meron pa ba? O sino dito ang sumasayaw kahit hindi folk dance? Pwede ko bang makita kung sino-sino? Ayan, nag-aabang ako ng sa comment section natin, kaya ako medyo nakatagilid, no? Okay. Wow, si Princess daw ay mahilig din sumayaw. Sino pa? Tinikling po na sayaw namin, sabi ni Mika. Sabi ni Alexander, me. Sabi ni Shaima, ako rin po. Ayan, talaga namang very good kapag mahilig tayong sumaya. Sabi ni Syra, siya rin ay mahilig sumayaw. So sa pagkakataong ito, pag-usapan muna natin ang isang uri ng sayaw na meron tayo dito sa Pilipinas. Pero hindi ito originally nang galing sa atin. Pero sinasayaw dito sa atin. Okay? So ano kaya ang sayaw na to? So let me share my PowerPoint. Wait lang. Okay. Share screen. Wait lang mga anak. Share. Alright, ayan na. Cut it. And then I will just share my... Alright. Okay, so let's start. Are you ready to dance? Dance. Okay, so simulan natin, kids. Punta ako sa comment section para makita ko ang inyong mga kasagutan. Modern at folk dance daw ang sinasayaw ni Shaima. Yehey, sabi ni Alexander. So let's start. Folk dance. Ba Ingles or English dance po ba? Iyong galing sa Ilocos Sur? Aba, advanced masyado si Mika. Pero very good. Tingnan natin. Mas pag-usapan at mas kilalanin natin ang sayaw na ito. So are you ready guys? If you're ready, let's start. Tama si Mika, ang pag-uusapan natin ay tinatawag nating ba Ingles. Okay? Ba Ingles. Pwede ba nating i-comment ngayon ang title ng ating sayaw? Sabihin nyo, ba Ingles. Let's go! I-comment na yan para mas matandaan natin. Ba Ingles. Ayan, very good si Shaima. Nandiyan na, ang bilis talaga ni Shaima, oh. Ba Ingles, sabi din ni Angel. Ba Ingles, sabi ni Mika. Sino pa? Ayan, Angel, ba Ingles. Okay, mas kilalanin natin ang sayaw na ito. Okay, this is a delightful dance from Kabugao, Ilocos Sur. Very good. Ang ba Ingles ay nagmula daw sa Kabugao, Ilocos Sur. So pwede ba nating i-type ng sabay-sabay kung saan nagmula itong ba Ingles? Saan daw nagmula ang ating sayaw na ito?
Alright, ito ay nagmula sa Kabugao, Ilocos Sur. Ba Ingles ay nagmula daw sa mga salitang baile at Ingles. Okay, dalawang salita ang pinagmula niya. Una, yung ba ay from baile and yung Ingles is from talagang Ingles. Ang ibig sabihin ng ba Ingles ay English times. Okay, again, ba Ingles is from baile and from English, which means English dance. Ang sayaw na ito or this dance was brought here by the early English tradesmen. So, galing pa siya sa mga tradesmen or English tradesmen. Alright. So, tingnan natin ano pa ba ang mas malalaman natin dito. So, sa tingin ninyo, ilan kaya ang sumasayaw ng ba Ingles? Ito ba ay sinasayaw ng isahan? Or ito kaya ay sinasayaw ng magkapareha? Tingnan nga natin. Ang ba Ingles ba ay sinasayaw ng isahan o magkapareha? Tingnan nga natin sa comment section kung sino ang tama ang kasagutan. May sabi ni Sarah, ito po. Sabi ni Sarah ulit, partners. Sabi ni Angel, dalawa po. Sabi ni Shaima, dalawa po, babae at lalaki. Sabi ni Alexander, dalawa po. Okay, sabi ni... Ayan, tingnan natin kung ano ang tamang sagot. Ayan, partners. Okay, sinasayo talaga to pangkaraniwan ng magkapareha. Okay, ng magkapareha. Tingnan natin, formation. Partners stand opposite each other about 6 feet apart when facing audience. The girl stands at the partner's right. One to any number of couples may take part in this dance. Excuse me. So, mag-partner ang sumasayaw nito. And teka lang ha. Ito daw, magkahiwalay muna ang mag kapareha. Sabi nga, 6 feet apart. At kapag naman nakaharap dito sa mga tao o nakaharap sa audience, ang babae daw ay nakatayo sa kanan ng lalaki. Okay? So kung halimbawa ako, tas may partner ako, yung partner kong babae ay nasa kanan kong bahagi. Susunod, music and count. Paparinig ko mamaya yung music ng ba Ingles, okay? Pero sandali lamang dahil baka ma-copyright tayo. Pero hayaan nyo, paparinig ko sa inyo mamaya. Okay? Music nito ay 1, 2, I mean the count is 1, 2, 1, 2 or 1 and 2, 1 and 2, 1 and 2. Okay? The number of measures are signified in the written tutorial in each figure. Ang costume or dancers are dressed in peasant costume just like what you can see right now dito sa ating picture. So tingnan natin. I prepared, okay, pag sinabi pala nating peasant mga anak, it is a poor farmer of low status who owns or rents a small piece of land for cultivation. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng peasant. So yun pala ang sinusuot or costume ng mga sumasayaw ng pa Ingles. Kasi siguro nga, ito ay sinasayaw noon ng mga, alam mo na, mga pagkatapos siguro nilang magtrabaho, yung mga farmers, ito yung ginagawa nilang libangan o pampawala ng pagod. So tingnan natin ang sayaw na ba Ingles. O pakinggan muna natin kung ano nga ba ang music nito. Ay, narinig niyo ba mga anak? Mukhang wala tayong music. Wait lang. Escape. Okay, nakikita pa rin ba? Wait lang mga anak. Eto. Namute pala ng Sir Juan kanina. Okay, tingnan natin. Ay, bumalik sa umpisa. Eto na ang ating... Sayaw.
Alright, so balik ulit tayo sa ating pinag-uusapan, mga bata. Ano napansin ninyo sa music? So meron siyang part na bumabagal at may part na bumibilis. So meron ding bahagi kung napansin ninyo doon sa sayaw na ang magkapareha ay sabay sa sayaw. At meron ding bahagi na kung saan lalaki lamang ang sasayaw habang pumapalakpak ang babae. At meron ding bahagi na ang lalaki lamang ang sasayaw. Okay? I mean, baliktad naman. Babae naman ang sasayaw, lalaki naman ang papalakpak. So, yan ang ating ba-English. Tama, sabi ni Mika, mayroong mabilis at mabagal na bahagi sa musika at sinasabayan syempre ito ng pagsayaw ng lalaki at ng babae. So, mga bata, madali lamang ba ang ating sayaw? Kayang-kaya ba natin, mga anak? All right. Dahil hindi sapat ang oras natin para pag-aralan ng buong sayaw na ito, ang video na ating napanood ay makikita natin sa YouTube. Okay? Makikita natin ito sa YouTube. Pwede niyong pag-aralan ng sayaw na ito doon. At alam niyo ba, yung dalawang sumasayaw doon sa video ay kaibigan ni Sir Juan. Okay? Sila Sir Aris yun. Taga dito rin sila sa Hagonoy, Bulacan. So, maganda na itong sayaw na to, itong video na ito ang inyong panoorin dahil sila ay miyembro ng Hagonoy Folkloric Dance Troupe na kung saan talagang nag-aaral sila patungkol sa mga sayaw. So mga anak, kapag nais pa ninyong pag-aralan ang sayaw na ba-English, pwede nating gayahin ang steps na to na makikita natin sa YouTube. Okay mga bata, sa susunod na linggo meron kaming sorpresa para sa inyo. Kaming apat nila Tutor Ben, Tutor Mitch, Tutor Ethel at syempre ako si Tutor Juan dito sa MAPE 4. Okay? Kaya huwag na huwag kayong mawawala sa susunod na linggo. Muli, sana na-enjoy ninyo una ang ating tie-dye shirt art at ngayon naman ang pag-uusap natin tungkol sa ba-English na talaga namang alam kung kayang-kaya ninyong gawin. Okay? Muli, maraming salamat. At ako si Sir Juan na nagsasabing
magpakabait kayo lagi sa bahay, sumunod kay nanay, tatay, kay lolo, lola, ate, kuya, o kung sino mang kasama natin sa bahay. Huwag laging nagsiselfone lang, huwag laging puro computer games lang. Kailangan kumikilos at gumagalaw-galaw din tayo. Great for learners. Hindi lamang po ang pag-exercise na pagsasayaw, pagtakbo, pag-jogging, pag-exercise, or yung mga alam-alam nating exercise ang tanging forms ng exercise. Alam nyo ba na ang paglilinis ng bahay o pagtulong sa gawaing bahay ay isa ng form ng exercise? So, tumulong na sa bahay, nakatulong ka na sa inyong mga magulang o kasama sa bahay, naging malusog ka pa. Muli, magpakabait, mag-ingat lagi at mag-aral ng mabuti. O, always wear your face mask, your face shield, always sanitize your hands. I-observe din natin ang social distancing. Hangga't maaari, manatili lamang tayo sa bahay kung hindi naman kailangan lumabas. Muli, maraming salamat. Ako si Tito Juan. Mag-ingat at pagpalain tayo ng Panginoon. Goodbye! See you next week! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Filipino. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!